Binabama lang natin ng konti. Kalipad. So ngayon yung araw na to ay samahan niyo ako at tayo ay pupunta ng LTO Kabanatuan para iparehistro ang ating motor. Paano masabi? Stab na nga tayo at nakakuha na tayo ng stab. Pwede tayong duman dito sa kampo ng Fort Ramon magsaysay. Oh my God! Wow! Diyan tayo dadaan, pero siguro pagdating sa loob ng kampo, papatayin muna natin yung camera dahil sa security reasons. Bawal kasi ang camera sa loob ng kampo. What? What the fuck? So sa ngayon mga kalipad, safety, helmet, pwede na. At saka isa pang requirements dyan sa loob ng kampo mga kalipad ay reflectorized vest. Abo matindi! Bukod sa stab or decal, kinakailangan natin ng sumunod sa mga safety protocols nila. Ito na, sasakyan na natin at ating iparehistro yung ating motor. So, syempre, sa loob na tayo dadaan ng kampo. Kasi, meron na tayo nito, oh. Kung mapapansin nyo, may stab na tayo. Sa classroom may batas. Bawal lumabas o bawal lumabas. Yan yung magsisilbing gate pass para makapasok tayo sa loob ng Port Magsaysay. Kampo ng Port Magsaysay. Malakas po yung guardian angel ko sa likod. Hindi kasi kalipad mo kung... Hindi kasi kalipad agad-agad nakakapasok sa kampo pag walang gate pass. Kaya minabuti natin kumuha niyan para hindi na tayo iikot dun sa bukid na dating dinadaanan at maputikan pa tayo. Bola lang yan. Yun lang mga kalipad, ano, bawal kumuha ng mga footages o video sa loob ng kampo. Alam nyo na, for security purposes, kaya siguro off muna natin yung camera pagpapasok na tayo ng kampo. What? What the fuck? Para lang din yung sa privacy ng ating mga kasundaluhan. Kinasaluduhan kita. Hey! Siyempre. Yan. Eh ako nakikita niyo yung mga vest na ganyan, mga kalipad. Reflectorized vest. Isa rin yan sa requirements. Ulit-ulitin ko pa ba? Para makapasok tayo ng kampo. Ngayon. Welcome Fort Magsaysay. Pero... Oh my God! Wow! Hanggang gate lang mga kalipad yung ating video dahil bawal sa loob. 2,000 years later. Yung ngayon ay kasalukuyang palabas na ng North Gate ng Fort Magsaysay. Oh my God! Wow! Ayan. Thank you and Godspeed. Yan po. Bawal po talaga kasi ang camera dito sa loob eh. Kasi sabi ko nga kanina, for security purposes. Ulit-ulitin ko pa ba? Sir, morning. Kinasaluduhan kita. Hey! Yan, ating tinanggal yung ating helmet mga kalipad para ma-recognize tayo o makilala ng military police. Hayop ka talaga! Ang ganda mong lalaki! Yun yung naging silbi mga kalipad nung ating stab. Ito kung nakikita nyo. Nakukuha yan sa loob ng kampo sa G2.
Kailangan lang natin ng requirements, ORCR. Dapat syempre updated yung ating ORCR, saka driver's license. And then kung second hand yung mga sasakyan natin, kotse man, motor, o whatever, dapat may kaukulang deed of sale. Yan, kumpleto dapat yung documents para magkaroon tayo o ma-issue tayo ng stub na to, mga kalipad. Ganyan. Madaldal ka eh. Ka-importante yan. Hindi basta-basta binibili, mga kalipad. Kinakailangan lang din natin ang mga supporting documents. Ano nga pakialam mo? Ibang klase nga pala, mga kalipad, yung kung natin, ha? Yung stub or sticker ng windshield. Yung sticker, mga kalipad, dinidikit yun sa windshield, pwede rin sa motor yun, sa harapan, 500 pesos siya. Kasama ng mga supporting documents na hihingin, makakakuha ka. And then, ngayon, kung gusto mo naman ng ganitong stub, lagay mo na lang sa keychain ng motor mo, medyo nagtitipid ka, 250 lang. Kaya nga lang, mga kalipad, yung sticker, kahit saang kampo, pwede kang pumasok o pwede mong idaan yung sasakyan mo. Gunggong! Barinig kita sa mukha eh! Sabi nga nila, yung motor daw na to, ewan ko kung totoo ha. Hindi naman ako naniniwala eh, pampackboy daw. Yan. Eh, tayo naman eh, hindi packboy. Packbet pwede pa. Dito na nga pala, mga kalipad, na inilipat sa Vergara Highway yung bagong LTO, Kabanatuan. Ayan, ang bagong LTO, Kabanatuan. Yan, Land Transportation Office. Wala na, finish na. Yan yung bagong LTO, mga kalipad. Tingnan natin mangyayari ngayon kung tayo papupuntahin ba sa Kalibangbangan. Tanong natin kay Manong, mga kalipad, kung pwede na tayo dito. Sa kakilala natin kung tatanggapin na tayo dito. Mga kalipad, tinulungan na tayo ni Kuya para Katero, katimeno, pakita mo ito. Alam na may concert na ito, Bioli. Iwanan mo ito na. Hindi yung bahay dati. Magkano iwan doon? Parang may Bioli ito. Ito, kanyan, men. Hindi, pakita mo. Parang makapita mo, men. Ano nga pakialam mo? Kaya dalawa ko ni madam. Kaya ako, dito lang din na kukunin ko sa rehistra. Dito lang din naman. Na! Ang kagandahan naman, mga kalipad, kung pupunta tayo dun sa pinaka main na emission testing, talagang lahat matche-check. Brakes, ilaw, talagang standard yung basihan nila para makapasa. Mas priority ng LTO na marehistro o mas mabilis na nagagawa yung galing doon sa Kalibangbangan sa emission testing. So ngayon din nandito tayo sa crossing ng Mabini Extension at Maharlika Highway. Oh my God! Wow! Diretso lang tayo. Sana matsyempohan natin yung dati, Dati kasi sa group lang ako yan eh. Pagdating ko, pangalawa agad ako sa pila, kaya hindi masyadong hassle o hindi masyadong nagtagal. Gunggong! Barinig kita sa mukha eh! Nung pinarehistro ko yung niyo ng aking sister. Sana ganun din ngayon, sana maging smooth din yung pagpapa-emission natin ngayon.
ko yata eh. Ayan, mga kalipad. 5S Inspection Center. Wow naman! Wow! Wow! Ayan, dyan tayo pupunta, mga kalipad. Sana walang masyadong nagpapa-test para tayo ay masalang agad. Ayun, mga kalipad, kinakawayan na tayo ron. Thank you. Ayun, mga kalipad, kailangan natin yung peel up dito para sa contact tracing. So, ayun na nga mga kalipad, kasalukuyan ng itetest yung ating motor. Ayan, itetest yung mga brakes, yung mga ilaw. Sundan lang natin siya kung saan dadalhin, tingnan natin. Ayan mga kalipad. Itetest yung brakes sa likod niyan, sa harap, yung ilaw. Ayan mga kalipad, tingnan nyo yung Leo. Ganun din ang gagawin sa ating R15. Ayan, mas kita dito mga kalipad. Ayan. Ilang cc na yan? 150 lang sir. 150 lang sir. Iniipit yung gulong sa likod mga kalipad. Para matry yung gulong sa harapan. Ayan. Ayan mga kalipad, para ma-check yung brakes kung malakas. 50 din pa yung emission kahit single lang. Ayan. Ipit yung gulong sa harapan for safety, para hindi magdire-diretso. And then ganyan ang ginagawa rito mga kalipad. Ayan, talagang na-check nila yung mga brakes, unless do sa ibang emission testing center na talagang yung tambucho lang ang yung quality lang ng air na inilalabas sa exhaust ang chine-check dito. Lahat talaga yan, lights, brakes, pati mga gulong, tinitingnan nila lahat yan. Kaya medyo maganda ditong mag pa-emission mga kalipad. Yan. Sa lukuyan ang nakasalang sa emission test yung ating garage king mga kalipad. Ayan. So okay, napakita naman na natin yung facilities dito. So ayan, andun yung mga 4 wheels sa gawiron. So check na lang natin mamaya mga kalipad. Wait na lang natin siya. Ayun na nga mga kalipad, sa ilang saglit ay inyabot sa atin itong result ng emission. So okay na, pass na mga kalipad. Wow naman! Wow! Wow! Ayan. So, pumasa na yung ating motor, kaya diretso na tayo sa parehistruhan. Okay, let's go! Ganun lang po kadali mga kalipad ang proseso ng emission dito sa 5S Inspection Center. Nagbibiro lang ako. Ayan. Hiwalay yung 4 wheels sa motor. Kaya kung magpaparehistro po kayo, mga sir, mga ma'am,
dito na po kayo magpunta. Parang na-miss ko mga kalipad itong ating motor, kaya dinadama lang natin ng konti. Ano ka nasisira, ulo? Ito ang mababang paaralan kung saan tayo gumraduate ng elementary. Tumuwi ka na? Laki na nang ipinagbago. Shoutout sa South Tomas Elementary School. Ayan.